completely tear apart the heroes para sa side ng Bren Esports. Correct. Ang interesting actually na nangyaring draft natin, Wolf, hindi natin in-expect. Yeah. For Signal Ultra, mukhang gusto talaga na lang i-run itong double core setup na sinasabi nga natin. Double core meaning, hindi lang sila nagfa-funnel. Kasi normally nga, pag nagfa-funnel ka, nasa kanya lahat ng resources mo. But with a double core setup, bumabalik tayo dun sa ating, hindi naman siya 1-2-2 talaga na rotation, pero parang ganon yung idea. Meron kang isang nagsistay sa mid na kumukuha din ng jungle eventually. Tapos meron kang nasa tambay sa side lanes. Katulad ng ginawa ni Ribo kanina. At mukhang babalik na nga si Ribo doon. And mind you, si Ribo ay isa talaga sa mga carry roles. OG yan eh. OG carry roles. Actually, ang daming nga naging role niyan. Oo. If I'm not mistaken, nagta-transition din siya sa support. So, siyang epitome ng multi-role talaga si Ribo. At kaya nga siya doktor. Kaya nga siya doktor. Kaya. Kasi kahit ano kaya niya gawin. Kumbaga, general physician si Doc Ribo. Completos Ricados ang kanyang mga naaral dito. Meanwhile, exciting itong lineup ng Signal Ultra. Si Hades ngayon ang gagamit ng Harit. Dual core setup din ang pinili dito ng Signal Ultra Wolf. Men, ako, feeling ko sa draft pa lang panalo na tayo. Tayo? Kahit anong mangyari. Oo, pati ang mga nanonood. Bakit? Bakit? Kasi ang interesting, nagbago na bigla yung shape ng meta natin. Hindi natin agad na i-expect yung mga ganitong heroes na papasok. Who would have thought na babalik na ulit yung ganitong type ng laro? Yeah, no, I agree with you. Kasi ang nangyari sa development ng ating meta mula dun sa 3 weeks ago na first nga na na-introduce ang Project Next, tapos 3 weeks ago din natin unang nakitang ginamit siya sa MPL, hindi ganun ka-effective yung mga dual core setup or yung mga jungler setup. In fact, na 1-3-1 pa nga yung nanaig nung unang week natin. Pinakita na Omega. At ngayon, unti-unting nag-develop. Yung Onic PH from last week, nagpakita ng new meta nila. Ngayon, yung Signal Ultra naman, sinasabi nila dito na pwedeng-pwedeng gamitin yan. At yung Bren Esports na rin. Ganun na din. Ganun na rin. Ganun na din. So marami na naman tayong mga pwedeng ma-i-adapt sa ating mga rank games na makikita natin dito sa mga players na to, as both of the teams will start off in a 1-3-1 rotation. Wolf, it's not the strategy, it's not hyperpanel. Doon lang sila nagsimula para mabigyan itong mga carries nila ng magandang farm. Actually, binapabilis din nila yung farm ni Cartesi. Gusto ko yung ginawa ng Bren Esports dito. Sinimulan ni Lusty yung ating back siya, yung orange buff, para pagka-clear nung mid, ready na para kunin ni Cartesi gamit ang retribution. And yeah, at nakita mo naman ang nangunguna siya ngayon ng experience ng mailan-ilan laban sa Harit. Meanwhile, may nakap na magaganap dito mula kay Ben. Sanity! And there you go. Isang mabilis lang. Kagaya na sinabi natin, level 1 at level 2, kaya kaagad pumatay ng Signal Ultra. Si 2Jin, tinatry niya din dumipensa dito sa may bottom lane para sa kanyang sarili. Yun naman nakaganda ng isang 1-1. At ay, gusto ko yung ginagawa ni Ben Sanity na bigla siya na sa baba at Imba DJ, what a dodge! Imba mentality! Habang Hades nandito si Hades! Oh no! Imba DJ! May bago talaga, men. Isa talaga sa mga ways for you to counter the Claude, the Gushon, flicker lang. Parang instead of going for Purify or for Retribution or kung ano man na tingin mo, masasave mo yung sarili mo, actually, isang magandang flicker, pwede na magulo yung combo nga na gustong gawin ng isang Gushon. Kaya sa mga kaibigan nating Gushon players dyan, isa ako sa inyo. What is combo? No? Mahirap talaga ma-pull off yan, lalo na pag nag-uumpisa ka. And syempre, master na ni Carl TZ yan, and for sure, master na ni Imba DJ. Meanwhile, sa top lane naman, Rhea ay pinoprotektahan lang ang kanilang mga energy shields dito. Talaga nagkaroon tayo ng emphasis sa ating laning stage ngayon, Wolf, no? Talagang nagkaroon na ng laning stage My glove! Nagkamali doon ng dash yung ating Khalid Kati naman. Pero parehas ang nangyari dito sa bandang bottom lane, the baby bouncing ball mula kay Ben Sanity ang makakuha Dusty dito ng execute kill. Meanwhile, Imba mentality once again in the mid lane. Nagiging online na ang Signal Ultra, Wolf. Anong nangyayari dito? Nagulat ako na si Lusty napaka asim dun sa moment na yun. Samantala, naubos na yung shielding dito sa may bottom lane. Kaya nga naman, ang Signal Ultra ay lamang na lamang. Valir, puro necklace. Puro necklace. Grabe. The buhay is anting, real. Anting yan eh. Oo.
Men, ito yung ano. Maburloloy. Maburloloy. Mula dito kay Imba. Ito ang tunay na Imba mentality. Imba mentality, no? Men, alam mo naman, naisusulat, di ba? Naisusulat sa mga alamat na kapag ikaw ay mga burlo, may mga anting-anting. Oo. Lalo na't kapag nadasalan at lalo na't kapag naritwalan, eh, hindi ka talaga mamamatay. Alright. At mukhang ganoon ang ginagawa dito ni Imba DJ na outplay niya kamo itong mga heavy assassins ng BREN Esports. Now, if you're looking at BREN Esports, sila naman yung anti-anting-anting kasi may deadly blade sila sa top. Pero si Lusty... Oh, my glove! Tuloy-tuloy dito ang pagragasa ng Signal Ultra. No? At pagkabate, mukhang itutuloy pa ata. Imba DJ, pinabate ng apoy. Habang ang pana ay hindi ko connect up, Flap TZ, the bait is real. Here comes the stretch. Lagdabas dito ng mga blades. Si Carl TZ at mukhang magbaback na lang dito ang BREN Esports. The sword spike will connect also onto Hades. Meanwhile, basag ang bottom lane ng BREN. Yep. Very much about the tempo para sa Signal Ultra. Gusto nilang bilisan yung kanilang paglalaro. Para ka naman makapag-push sila, makapag-push. At yun ay nakakatulong sa mga hero na katulad itong si Chujin na naka-weapon master. Wow, napakaganda. Napakagandang harang dito ng Zaman Force. Wolf, I think masyado natin nakikita si Imba DJ pero bukod sa kanya dito na nag-flicker sa gitna, online na rin si Hades at si Chujin ay unti-unti na rin lumalakas. Nagulat ako dito sa choice ni Chujin na kakasabi mo na kayo lumalakas. Weapon wala mastery. Naman ako masabi about dun sa kanyang farm as kanyang start. Ang ganda naman, kahit may isa siyang death, I think mayaman pa siya at this point para sa Signal Ultra. Tapos nakakapag-push pa sila. Top lane na rin, gamit yung Harith na alam natin na malakas din mag-push because of Chrono Dash. Bigla sila nakakuha ng dalawang tore compared to zero ng BREN Esports. At hindi makakuha yung BREN Esports dito ng pick-offs na gusto sana nilang kunin with the arrows and with the Gushon. Men, this is something new. Weakness finder? Tama? Weakness finder. Para kay Chujin? Exactly. Pero, meanwhile, bago natin pag-usapan yan, Wolf Time, si Carl TZ namumula na! There you go! Hindi na mapigilan! Stop mo para kay Hades at dash in, dash out, dash in, dash out! Kumi-creep walk! Doon sa loob ng Zaman Force! And tuloy-tuloy lang, dahil tatlo ang mawawala sa side ng BREN Signal Ultra putting on a show! Oh, wow, what a show indeed! Tapos mga kapasin ng additional objectives after that, we know na silang nakakalamang when it comes to early team fights. Kasi nga naman, yung BREN Esports, ang kanilang condition ay tumama lahat ng kanilang mga skill. Kung titignan mo yung lineup ng BREN Esports, wala silang AOE na control sa kalaban. Pero pag tinignan mo yung Signal Ultra, meron kang Raging Sandstorm, meron ka nitong jump mula doon sa Tyrant's Rage and Tyrant's Revenge ni Ben Sanity, tapos may AOE damage ka pa. Wow. Tulad sa mga heroes na yan. And syempre, alam natin ang Harith sa early game, may hari yan. Harith! Nang tondo. Harith ng tondo. Naipasok ko pa. Sakto. Tama. Matagal na wonder kung taga saan si Hades, pero mukhang malupit na kanyang pinapakita. Si Rhea, yun na nga, napunish na yung Selena. With the help of that sandwalk passive then, this is something new, Signal Ultra. Hindi nyo naman kami pwedeng basta-basta ganyanin, BREN Esports, as Ben Santi is fighting, going one-on-one with Flap TZ. Nanakaw pa yung orange buff. At mag-push na ka dito ang Signal Ultra dun sa may gitna. Tinatalunan si Flap TZ. Mukhang kaya pa yata. Parang hindi na ata. At mukhang wala nang masyadong makuha ang damage dito si Carl TZ. The sword spike will connect. Papasokin ba dito ni Carl TZ? Mukhang hindi na. Signal Ultra. Didisiplinahin muna nila yung sarili nila at kakalma. Yeah. Actually, normally, di ba? Parang isipin mo para sa isang 1-1. Bagay naman yata yung Electro Flash. But I think Chujin, alam niya kasi na mayroong back siya dun sa kalaban. Alam niya na may Thams. At meron na rin Hellcurt. So, pwede niyo nga talaga siya makipag-duel with this weakness finder ganda. Na napili niya bilang emblem. So, napag-farm din naman eh. Totoo. So, walang problema. At ayun na naman, speaking of farm, hindi na kailangan mag-farm dahil Tori na ang pina-farm dito ng Signal Ultra. Ubus na lahat ng mga outer towers ng BREN Esports at hinihintay na lang natin ang Lord within 20 seconds. So, 7 minutes in. Actually, 8 minutes. Lamang na 6,000 Signal Ultra. And this is against BREN Esports. Binigay pa nila yung mga comfort picks na yan. Ngayon, ang next na objective para Signal Ultra ay ang pagkuha ng Turtle.
after nilang ubusin na yung mga tore ng BREN Esports, by 8 minutes, wala na rin tore yung BREN Esports outside of their base. Wow. Alam mo, Wolf, na sobrang dominant ng Signal Ultra dito, akala ko Lord na tayo. Turtle pa lang pala ng 7 minutes, habang si Carl TC ay pulado na. Rhea dito, coming in with the quicksand guard, plus the tornado, the arrows though, nandoon na nga yung bouncing ball of insanity at ubos, tinulak palayo. Signal Ultra, tatlo ang nawala para sa side ng BREN Esports at mukhang matutupad ang wish natin na Game 3. Naku po, nahuli pa kaya dito si Flap TC, pero ang target na tagal ng Signal Ultra ay makapag-push ng Torre dito sa baba. They will snowball now. Tatapusin na yata, Kuya Manjin. Tapos na nga talaga. Kalmado Ultra taking a game away from BREN Esports. And saktong-sakto kasi maganda yung kanilang mood going into this game. Nakita nyo sa draft,